stand here. Kita namanya si Barbara, guys. Barbara. Namanya Suryasha. Bye bye Barbara. Si Barbara. Guys, we're here at Tenjo Yakiniku. One of the best, I think na one of the best kasi pag search ko dito, buffet restaurant sa Siam, ito yung lumabas. And it has 4.1 review. Ginawa na namin kasi gutom na rin kami. Once we enter, they give us a QR code, this one. And dumiretso rin siya sa ordering menu niya, which is yung buffet na in-order namin. Once you scan the QR code, ito yung lumabas and we add to order. Pag add to order, lalabas nandito lahat. So, all the options na pwede mong piliin nandito lang din. Then, just press plus. Like ganyan, and then ganyan, and then ganyan. And you get the idea. And then, add nyo lang sa menu. Pag add nyo sa menu, place order mo lang. Then, darating lang din yung in-order mo. And guys, sa grab namin, papunta na kami dun sa Platinum Mall. And I think parang traffic yata ngayon because rush hour. Hopefully okay yung daan. Daming food! Daming food, guys! Di ko alam sa ako na ako pipili. Pumasok na lang kami guys sa mall. Ang mahal pala ng food tall dito. Akala naman namin, ano, mura lang. Mas mura pa sa Icon Siam. Well, that's for me ah. So far sa lahat na napunta natin, mura yung Icon Siam and Chinatown. Especially Chinatown. Nakamura to yun guys.
Chinatown, saka Icon Siam. Icon Siam is unexpected kasi malaki siyang mall at magandang mall siya. Hindi naman ganun kamura yung Icon Siam, pero i-base mo siya sa lugar at sa ganda ng place, nura na siya. Oo. Compare dito sa Platinum. Kaya check natin guys sa food court sa 6th floor kung kamusta yung price dito. And if you have money naman, okay lang naman dun sa labas, dun sa food stall. Comparing kasi siya sa Chatuchak, tsaka Chinatown. Ang layo ng price. So for affordable sa money mo talaga, Chinatown and yung Chatuchak. And I think the third one is Icon Siam. And this one I think the last for us right now. Based lang yun sa mga napuntahan namin. Pero obviously mas may mga mura pa. And this mall kasi naka ano siya eh, wholesale retail. Doon siya naka yung focus niya. Shopping talaga. So we're almost in the 6th floor. Bigla naman ako nalula. Nanginig yung tuhod ko. Ayun. So ito yung food court nila guys. Much cheaper dito guys. Compared dun sa labas. Okay dito. I think dito tayo kakain. And we'll try some local foods here. Try natin guys yung ano, yung soup. Kung masarap siya. Good. Alam nyo, mahilig sa cilantro dito. So that parang aromatic siya. It's good. I like it. Gusto ko yung soup na parang may aroma siya. Na pag kain mo, pili mo healthy. Let's try. So guys, we're going right now to MBK kasi close na yung Platinum as early as 8. Wala tayong nabili doon guys. Oo, wala tayong may nabili doon. Punta na tayo ng MBK. Mag-check tayo doon ng gadgets. Gabi guys, maulan. Of all the days. All the days. Na lahat ng days may payong. Ako ngayon wala. Oo, hindi namin dala yung payong. Akala namin hindi uulan eh. Araw-araw namin dinadala. Ngayon lang hindi. Unexpected umulan. Lakas na ng ulan. Takbo tayo. Pero ingat lang, baka madapa. Malapit na guys, hopefully nasa Department of Energy na kami ng Bangkok. Hindi pa namin sa construction. Finally, nag-stop yung ulan. Thank you. Para malapit na tayo. Guys, ending. Mabibts na kami kasi sobrang layo pa. Kung lalakaran namin, mapapagod na kami. Yan yung construction kanina. Yes guys, we're here, finally. So unfortunately guys, bawal mag-vlog dun sa Don Buki unless kung mag-email ka sa kanilang customer service to allow you to vlog there. So we're here now at MBK. Grabe guys, parang Green Hills dito. Parang ganyan siya guys. Medyo close na rin lahat. Mabait yan si Kuya. Pinaiwan na lang namin sa kanya yung gamit namin kasi hindi makukumpleto yung Thailand travel vlog natin kung wala yung Thai massage doon sa Let's Relax. And yun kasi yung lumabas sa Google pag search namin kung ano yung best na Thai massage
dito sa Thailand. Besides sa Let's Relax, may isa din massage place na nire-reto dito. Yung One More Thai. Pero wala na kaming time to try it. Trinay na lang namin yung Let's Relax kasi yun yung unang lumabas. And parang okay naman yung review niya sa Cloak. We book actually in Cloak and then nagpa-reserve na lang din kami doon sa kanila. Sa store nila mismo. Kasi napadaan na rin din kami. So we reserve a slot time. Yung branch pala pupuntahan namin is sa Siam 1. Ah, Siam 1. Maraming branches yung massage place. And if may time talaga kayo, try nyo yung onsen. Yes. Medyo malayo kasi yun sa amin. Oh, yun yung highly recommended dito talaga sa Thailand is yung onsen. Let's relax. Dinadaanan pala siya guys pag umaga. Or kung hindi weekend, pwede pala dumaan mga tuktok dito or ibang transportation vehicle. Binigyan nila tayo guys, complimentaries. Pandan? Parang pandan. Matamis. Tamis-tamis. Oh. And a cold towel. Ayan, pamunas. Hmm, mabango. Mabango siya. Ano to? refreshing. Bango niya, guys. Oo, citrus na minty. Ah, sarap. Excited na kami, guys. Kasi ilang days na kami to travel dito sa Bangkok. Pauwi na. Pagod na kami. Napagod kami dahil sa traffic. Total, pauwi na rin. Hindi natin papalagpasin na hindi natin matry yung Thai massage mismo sa Thailand. Hopefully okay siya kasi maganda yung review niya sa Cloak and sa Google. Sikat ito sa Thailand because of its many chain. Yung price siya, hindi siya yung for budget. But as a first timer na matatry yung Thai massage dito sa Thailand, I think it's a well recommended. And minsan na naman tayo dito sa Thailand. So sulitin na rin natin yung Thai massage nila. Honest review. Disappointed. Same lang siya dun sa masaya sa gilid ng hotel namin. Ano lang siya, spacious, malinis, but the massage itself, I don't recommend na nagmamassage. Or if you find a massage place, ano, mga 250 baht. Kaya na yun, 250 baht. It's just the same lang. Yung kinaibahan lang talaga, spacious lang siya. Tsaka malinis. Yung sa akin naman, yung una ko kasing massage, ang pangit, walang kwenta. And then gabi na kasi kami nun, guro tinatama na si kuya. Sa kay sweet, okay sa kanya, yung kay Mot. Hindi ko alam bakit. Yung sa akin kasi wala talaga. Pero hindi siya yung marirecommend ko talaga.
na kung gano'n siya kaganda or something. Yeah, I don't recommend. It's not for mas, all. Mas maganda pa yung chato-chak. We just tried it kasi for the sake na dito na rin kami. And malaman na rin namin, out of curiosity, kung maganda ba siya. Well, that's just us. Purchase it in cloak and 2 hours siya with hot compress. Siguro nag-expect na rin ako kasi baka may something kakaiba or that would wow us. Pero wala naman. Sa akin okay siya. Mas maganda yung nag-massage siya compare nung una ko. Yun lang talaga yung comparison. But the price itself, yun lang. Mas sobrang mahal. But anyway, that's that. That's just our opinion. Or Ari's opinion regarding on it. Pero kung tinatanong yun na kung relax ka naman, oh relax ka naman. Nag-check kami dito sa maliit na bazaar. Pagbaba lang talaga namin. So check yun na lang dito guys. So. Ayan guys, mag-check in na kami. Ang haba ng pila. Naka-check na tayo guys. Oh good. So this is the DMK Airport. So sa gate 24 tayo guys. And right now, papunta na tayo doon. Hanap lang may makain, then punta na kami sa gate namin. Jadi begini nampak tak dari